Ganito din ba kayo magluto ng atay? Minamarinate ko muna ko ng mga citrus flavor ang available ko dito. Dahil nga wala pang bunga yung kalamansi ni Papa, sakto may bigay naman siya mga dalang hita, kaya ayun yung gagamitin ko. Pwede din kayong gumamit ng lemon or pineapple juice. Kinagawa ko to para mabawasan yung metallic or iron-like taste ng liver. Pork liver pala itong gagamitin ko. Favorite ko nga din yung atay pag may pansit nga yung atay ang hinahanap ko. Yun lang, maraming tao pa rin ang ayaw kumain ito. Sayang, ito pa naman ay nutritious, tasty, mabilis at madaling lutuin. Naglagay na din pala ako ng asin at paminta at oyster sauce dito sa aking marinade. And then maggagadgad lang ako ng tatlong butil ng bawang. Hindi naman ito matagal ang marinade. Hinalo ko lang mabuti at ibababad habang hinahanda ko pa yung ibang mga sangkap. Okay. Hiniwa ko na nga ng pa-strips yung mga gulay na gagamitin ko, kagaya din ng paghiwa ko sa atay at dun sa pork. Pagkatapos unahin ko na silang lutuin, ganito din ba ang ginagawa nyo? Pina-pan-fry ko muna yung mga gulay, konting mantika lang naman. Inuna ko na nga yung carrots at patatas dahil sila yung medyo matigas at matagal maluto. Niluto ko lang ng bahagya, pagkatapos sinunod ko na rin yung bell pepper. Naglagay na rin ako ng pampalasa, asin at paminta para nabibuild up na yung lasa. Salt and pepper. Naglagay din pala ako ng green peas. Sahanguin ko na nga at hindi ko siya i-overcook dahil mamaya isasama ko pa siya sa pagluluto ng iba pang meat. Nakahanguin pa ng iba. Oops. Vegetables. Ganito din ba ang ginagawa ninyo? Niluluto ko muna yung atay. Pero mga 4 to 5 minutes lang para hindi maging tough at chewy yung liver. I mean, tuwing ko para sa dinner. Then set it aside. Sain pan lang tayo para hindi maraming hugasin. Naglagay lang ako ng konting mantika pagkatapos magigisa na nga ako ng sibuyas at bawang. Kagamit din pala ako ng atsuwete powder. Kung wala kayong atsuwete powder, pwede naman yung annatto seeds. Lutuin nyo lang sa mainit na mantika hanggang sa kumulay o kaya naman ibabad nyo sa kumukulong tubig. Pwede nyo lagay sa yung clay. Gagamit ako ng pork tenderloin pero kayang bahala kung gusto niyo ng pork belly. If you prefer fattier meat. Salt and pepper, importante yung pepper sa ating niluluto ngayon. Mas masarap yung freshly cracked pepper. Itong ginagamit ko, white pepper to kasi tinatamad na ako mag-crack. Pero ginamit ko pa rin siya kanina. Naglagay pala ako ng soy sauce, hindi ko lang naipakita pero ang gamit ko ay premium soy sauce ni Lee Kum Kee Bekenemen. I have also added oyster sauce, same amount as soy sauce. Isang kutsa lang natin yung pork, medyo tagalan natin para mas maging malasa. Stir na lang natin manuot yung soy sauce at yung toyo na nilagay natin kanina. Pagkatapos, maglalagay na rin ako ng laurel leaves. Laurel. And then, ihulo ko na itong suka or vinegar. Hindi ko muna siya tatakpan, hayaan ko munang kumulo or sumingaw yung vinegar. Pagkatapos, maglalagay ako ng tubig, hot water na yung gagamitin ko para shortcut na tayo. Enough lang. Submerge. Pakuluin at bago takpan, ihulo ko na rin itong atay. Pan at hinaan natin ng bahagya yung apoy. Optional, pwede kayong maglagay ng patis for more umami flavor. Konting sugar para mas mabalanse yung lasa. Haluin at tikman kung gusto nyo pang i-adjust. Tikman natin. Once na okay na, hinulo ko na rin tong gulay dahil niluto ko na rin naman kanina. Bango. Mahali mo yak. I just cook it for 1 to 2 minutes more and it's ready. Siyempre pag-grabe guys, ang sarap nito sa kanin. Yung sauce pa lang talaga namang ulam na. Ikaw, paano ka magluto nitong igado? Disclaimer lang, hindi ito authentic ha. Sariling version ko na to siyempre. Kaya naman i-try nyo na to guys and comment down below kumusta ang inyong experience dito sa ating igado. Ayun lang. Ako nga palang inyong kusinerang inhinyera, Jenny Kusin Silvestre. See you in my next vlog. Mm-hmm.